sa bayan ng Tulunan sa North Cotabato, meron bagong diskubring kuweba na meron di imanong ginto. Sa liblib na bayan ng Tulunan sa North Cotabato, may isang tagong kuweba na nababalot ng nakasisilaw na kwento at misteryo. Ayon kasi sa nagpasalin-saling kwentong bayan, sa kuwebang ito, di umano, may sadyang ibinaon na kayamanan. Unang panahon po, yung mga Hapon, malalagyan daw po nila ng mga ginto dyan, nililibing nila. Parang totoo kasi kumikintab yung ginto. Naniwala po kami na ginto yun. Hello! My God! Ayan! Hanggang nitong nakaraang linggo, may nakapasok sa kaloob-looban ng kuweba. Oh my God! At sa kauna-unahang pagkakataon na videohan ang sinasabing bahagi lang daw ng yamang nakatago rito. Patingin ang gold! Oh my God! Tara ba sa sinapoy? Ang bato kasi sa loob ng kuweba, kumikinang-kinang, kaya parang alikabok ng ginto. Yaman ka na, goods! May damo na ito sinihin mo. Unyo ko lintas kang... Nito lang nakaraang linggo, nung nagkayayaang mag-swimming ang barkada ni na Goods. Doon kami napadpad sa maliit na falls. Dito na raw nila napansin na sa dulo ng talon, may isang maliit na kuweba na humalina sa kanila. Pagpasok sa loob, tumambad sa kanila ang parang mga alikabok na ginto na nakadikit sa bato. Pag flashlight namon, may nagulping na nag-spark na daw gold. Na-amaze kami. Is this true gold or what? I mean gold. Inisip na lang namin na totoong ginto. Pero dahil sobrang dilim sa loob at sa takot na baka matuklaw sila ng ahas, agad daw nilang nilisan ang lugar. Siyempre sa hirap ng buhay ngayon, pag totoong ginto yun, maraming magkakadiskita din dun. Hindi pumasok sa isip namin na kumuha kahit konti lang kasi yaman din yan ng ating munisipyo. Ayon kay Mang Bernardo na nakatira ilang metro lang mula sa kuweba, noon pa man napapansin na raw niyang ang tubig sa kuweba, madalas niyang nakikitang parang kumikinang. At ayon daw sa kwento sa kanila ng mga matatanda, sa pinakaloob pang bahagi ng kuweba, itinago ng isang sundalong Hapon ang kanya raw gold bars. Engkanto ko no. Amo ko no ng gabantay sa mga linubong sang Hapon dira. May ara na masulod dira ng lantaw. Pero why masyad nakuha? Kung ang kapitan ng barangay naman ang tatanungin, hindi raw malabong ang navideohan sa kuweba, tunay na ginto. Lalo't ilang kilometro lang sa kuweba ang dating gold drilling site sa lugar. Sa alam ko may nag-drilling dyan. Naging positive yung nasa isip ko na talagang may gold dyan. Kasamang ilang kawani ng barangay at ilang tiga LGU o local government unit, muling binalikan ng aming team ang lugar. Nagsama na rin sila ng geologist na susuri kung totoo nga bang ginto ang nakuhanan sa kuweba. Bago marating ang main cave, kinailangan nilang dumaan sa matarik at masukal na foot trail. Pagpasok sa pinaka-entrada ng kuweba, makitid at makipot na ang daan. Madilim ang loob ng kuweba, kaya ilaw lang ng flashlight ang nagsisilbi nilang tanglaw. Sa loob, bumungad ang stalagmites na libong taon bago nabuo. At dito, tumambad din sa kanila ang parangang alikabok na ginto na nakadikit sa bato. Kung totoong ginto man po ito, maraming tulong to para sa amin. Ang kuwebang ito sa Tulunan sa North Cotabato, napapalibutan ng tila alikabok na ginto. Patingin ang gold! Oh my God! Para matukoy kung tunay nga ba itong ginto, sinuri ito ng mga geologists o eksperto sa mga bato at precious metals. Makita namin na shiny na yellow po yung material na sinasabi. But based on closer inspection, hindi po galing yung shine sa material itself, but sa water droplets na nakadikit po sa walls malapit dun sa yellow materials. And napansin din namin na
Superficial lang yung formation nung yellow material at hindi siya naka-embed sa matrix nung bato. Ang parang alikabok na ginto na kumapit sa bato, hindi raw fool's gold o yung uri ng iron pyrite na parang ginto dahil sa kulay nito. Kasi ang characteristics po nung fool's gold is metallic siya. So, reflective siya sa light. Yung material kanina, hindi. Natatanggal siya sa surface, nagli-leave siya ng stain sa kamay, very powdery. Ang tila ginto raw na nakadikit sa mga bato sa kuweba, actinomycetes, isang uri ng bakterya raw talaga. Kulay dilawang mga ito at hydrophobic o hindi nababasa. At dahil hindi nasisinaga ng araw, kumikinang ito na parang ginto. Ang mga bato na nakita namin sa kuweba ay limestone lamang at wala pong gold. Katunayan, sa California, sa Amerika, may ginturing underground cave na plano rin daw pag-aralan ng NASA. Dahil ang tilang microorganism na ito, kaya raw mag-survive kahit sa planetang Mars. Hindi po ako nanghihinayang. Depende na po sa LGU kung ano po nang gagawin sa area na to. Ang lokal na pamahalaan ng tulunan, binabulaanan din ang kwento-kwento na sa kuweba may ibinaong kayamanan. Hanggang kwento lang po siguro. Sa tagal din po namin na nakatira dito, hindi pa naman po napapatunayan talaga na meron. Siguro pwede namin ito ma-develop na magiging isang tourist site. Ang tunay daw na yaman ng kanilang bayan, ang kanilang kalikasan. Sa ganda, wala raw katumbas na ginto. Patingin ng gold! My God! Thank you so much, mga kapuso! Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.